15 na bababa sa 1,500 pesos. Wala po. Pinakamalaki, 2,500. For PhilHealth members po, 600 na lamang po yan. Ngayon, at isa lang po yan, marami pa kaming bakunang iniisip, 600 na lamang po yan. For OFW, hinihingiin pa namin kung ano yung mga kailangan yung bakuna, papababain natin po para mas mura yung munang mababayaran at pag-aaralan natin kung kaya natin bayaran yan. Pero syempre, tulad po na nasabi, may kaupulang bayaran pa rin yan. Hindi naman libre yan. So, pinapababa natin, discount muna, PhilHealth Plus po ang tawag, at pag kaya natin, babayaran po ng PhilHealth para sa inyo. So, hindi talaga kailangan na ma-hospital para makakuha ng benepisyo. Yun po ang pinag-aaralan ng PhilHealth. Okay, yung mga dato naman, alam nyo ba na kasama kayo dito sa first batch ng entitled ng outpatient benefit, yung primary care benefits, which was, though it was April, pero effective noong July, ay pwede na po nating ma-stand beneficio na primary care benefits na kung saan libre ang konsultasyon, libre yung diagnostic services, yung pagpapa-examine ng mga dugo, yung cholesterol, and so on and so on. 20 services yun. At ang kailangan lang po na ninyo ay pumunta sa isang government facility para kayo ay mag-enlist na doon yung magiging pasilidad na siyang titingin para doon sa primary care benefits. Pangalawa po, meron po tayong kasama dito sa ipapalapad nating benepisyo, magkakaroon tayo ng local hire na visit na isang doktor, ilalagay natin sa kung saan marami yung mga OFW para siya yung titingin doon sa inyong pangangailangan sa primary care, maski yung mga nasa abroad. So yung pamilya nyo dito, pwede silang pumunta dito sa accredited na pasilidad ng aking gobyerno para doon sa primary care. At the soonest ay magkakaroon tayo ng local hire naman na titingin para sa mga OFW abroad. Pangalawa, para ma-improve yung sistema natin sa pag-claim ninyo ng inyong benepisyo pag kayo ay ng hospital sa abroad, magkakaroon na rin po tayo ng through email lang, iscan yung dokumento, isubmit sa PhilHealth, proseso na po natin yung inyong claim. So, ganun po ka-dynamic yung ating gagawin para mas makatulong tayo sa inyo. Isa pa, sa ngayon nakita namin yung mga umaalis ng OFW galing sa POEA, resibo na yung hawak nyo, di ba? Yung e-receipt. Ngayon po ay gusto namin meron kayong babasahin na para sa iyo kung ikaw ay nasa abroad at isa namang dokumento na babasahin ng inyong pamilya na maiiwan dito. So doon po natin napaitingin yung informasyon na hindi yung nakapackage yung isang informasyon, kundi isang informasyon para doon sa maiiwan at isang informasyon na dadalhin ng isang OFW kung nagagabay sa pamilya na naiwan so, at sa ating OFW. Magandang hapon po. Hello po. Muna po sa sinasabing information. Inaamin po namin yung kakulangan namin. Sana pagbigyan nyo kami dyan. Hintayin naman nyo yung mga benepisyo na ibibigay namin at ilalabas natin. Sana sana hindi nyo matanggap. No? Ibig sabihin, sana hindi kayo magkasakit. No? Pero hintayin nyo yung mga benepisyo na ilalabas namin kung ito ay may kaupalan. No? Laki, no? At with that, hopefully, pag nakita rin naman nyo, malaki na ang benepisyo, baka naman, kusang loob na rin, no? Na uy, okay naman pala, miskin yung po. So, yung LGU sa 2014, mag-i-increase, na 2-4, 2014. So, that leaves you with 1 year of consultation. Then, hindi ko, kasi parang, talagang 2013 ho yung parang tinatawag namin as transition years, you know, o kung ano kung back-in man o transition year, no? At ito ho, ginawa rin namin on purpose na 2013 dahil election year. No? In other words, gusto namin ipako yun, ano, na hindi magagamit ng politiko yung election para magamit ang PhilHealth, no? Para ganun ho. Kaya ito ho, pwede at naka-lock-in sila at 1 for the entire year 2013. No? Kung ngayon pa lang, magla-lock-in sila. Pero come 2014, lahat ko pantay-pantay na at 2-4. So willing kayo na yung OFW sector isama dun sa
naka-lock-in for 2019. Kala ko nga, yun ang pag-uusapan natin. Oh, yes. Pwede natin pag-uusapan niya. Ang tayo pa rin po ng grupo namin, still no to increase. At the start of this meeting, pinaka-stress out ninyo, attorney, na ang ano naman natin dito is universal healthcare. Tulungan, bayanihan. Pero po, sa matagal na panahon, nagbabayad ang OFW ng 900. Never na nakarinig ka ng angal. Pero saan nga napupunta yun kung karamihan ever since hindi naka-avail? Ipakita po muna ng PhilHealth kung saan naman napunta yung mga yun. Tapos, meron pang na-mention na case na ano, na at inamin din ito ni Pangulong Aquino sa zona niya, nagamit ang PhilHealth, di ba, politically. Yung membership, yung PhilHealth cards, nagamit ito for political purpose. Well, that's 2004. Malaki na po ang... Kung pwede po, linisin ng PhilHealth ang sarili niya sa harap din. I-explain po ninyo saan po napunta yung pera na sinasabing na wala. Wala kaming dapat i-explain na ngayon dahil nasa records namin ngayon kung saan napunta yung pera. No? Mapapakita ho namin sa inyo yung connection namin taon-taon, miski sa hanay ng mga OFW at yung mga benepisyo na binibigay namin taon-taon. No? Di po. Mapakita ho yan. Ang ibig ko pong sabihin, di i-explain nyo sa lahat ng mga OFWs. Kasi po, ang complaints po, karamihan na naririnig namin, syempre po, sila, sabi nila, wala naman akong narinig na ganito. Mismo yung increase ng PhilHealth, hindi namin nalaman sa PhilHealth mismo. Tapos, yun. So, ang OFWs karamihan, dahil karamihan single at walang dependent, so hindi nakaka-avail. At kung magkasakit man, ginagamit yung medical insurance ng company. So, ang hinihiling po namin, i-explain din, ano yung nangyari nung time na yung 900? So, why is it leading now to 1,200? Then eventually, 2,400. Nabanggit ko nga po, ang 900 was a very, very special arrangement in OFW. At the time na yung PhilHealth premium noon was already 1,200. At ang pagka-explica sa akin, wala pa rin naman ako sa PhilHealth at that time, no? Ang pagka-paniwanag sa akin ay talagang binigay yung special premium noon. At ang kasunduan noon ay within 3 to 5 years ay i-increase to 1,200. In other words, ipapatas na. No? Pero hindi nangyari ho yan in 2008. Kaya pag pinag-uusapan mo natin yung minimum ng PhilHealth premium, ang nasa isip ho namin ay talagang 1,200. No? Talagang 1,200 yan ang premium yan. At ito nga ho, sana nga magkasunod tayo dito, meron ng oportunidad na pwede natin i-maintain yan for 2013. Tapos, ito ho siguro magamit rin ninyo as transition na habang 1-2 yan for 2013. I-lobby ho nyo yung Kongreso kung gusto natin at pilitin natin ang Kongreso na huwag na kami magtaas ng 2-4 kam 2014. It's a, at least meron kayong mas malaking panahon rin, lead time, to make the necessary lobbying. No? At kasi ngayon pala sinasabi na namin sa inyo, kam 2014 ay talagang 2-4 na yan. No? Yes. So magagamit nyo yung statement rin namin ngayon para magsabi. Hindi na ako magtatanong. Last na to. So, panghuling ano po namin, ito po ulit yung statement namin sa Global OFW Voices represented by 10,000, more than 10,000 likers dun sa page namin sa FB at saka mga regular communications kami. Ito yung dinulog namin at sinend namin sa mga senators. So far, tatlong senator ang nag-respond and they have filed Senate Resolution 701, 704, and I think 706. Si Senator Coco Pimentel, Senator Manny Villar, at saka si Senator Ralph Recto. Pare-pareho po ang mga ni-raise nila. Paiimbestigahan nila bakit magtataas ang PhilHealth. Because we really cried foul because of it. So here is the statement, panghuli po, para po sa mga kasama din naming nanonood din ngayon at gustong-gusto talagang makipag-usap din po sa inyo, pero
dahil online na lang, kaya hirit na lang yung hirit sila, pakitanong naman po ito, pakitanong yun. Pero syempre dahil naintindihan ko, gawin tayo sa oras, kaya okay lang. We will raise this up again. So, OFW's position statement on PhilHealth Insurance, circular number 22, series of 2011. We cry foul to PhilHealth's plan of implementing an increase in premium payment for overseas Filipino workers from 900 to 1,200 then 2,400 effective January 1, 2013. Who are we and why do we need to introduce ourselves? We are a nation of approximately 10 million OFWs. And the group that we are representing is the FB group, Global OFW Voices, PEBA or Pinoy Expats Blogs, and the group of Sir June as well there. We call on President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno Noynoy Aquino, together with his appointees to the Board of PhilHealth, headed by Secretary Enrique Ona and Dr. Eduardo Banzon, to please carefully consider this impending hike, as this will definitely undermine the mandate of your offices. We knock on your doors using the power of social media. We cried while knocking until we found ourselves that we've had enough. We posted our complaints to the PhilHealth page, supposedly dedicated for OFWs, but what did we get? The platform where we expected to voice out our sentiments turned their deaf ears and decided to be blind. We barraged the page walls with posts, links, requests, and pictures because we wanted the leadership of PhilHealth to read and feel the sentiment of OFWs. But what happened? The PhilHealth page dedicated for OFWs deleted them all. So what does this mean? We strongly oppose the increase and plead PhilHealth to abandon this plan. The OFWs have already provided the Philippine economy the stability it desperately needs. We have provided our families their food and kept them in school so our next generation of Filipinos will be healthy and educated. We found ourselves a job abroad because our government is unable to create jobs in our homeland. Even the strengthening of peso is wounding us. It epitomizes our contribution to our nation building brought by our dollar remittances. You even called us Bagong Bayani. Is this how the nation treats their bayani? Do you still find this contribution to the national coffers insufficient? Hindi pa ba to sapat yung binabayaran namin ngayon? The 900. Hindi pa din po ba sapat ang mahigit sa 18 billion remittances kada taon na bunga ng aming pagtitiis, paghihirap at minsan pagbubuwis ng sariling buhay? We believe that despite the emerging market slump, the Eurozone continued struggle and the slowdown in the economies of the BRIC countries appeared to drag down the global economy. The Philippine economy continues to surge, surpassing IMF's forecast of 3.5% growth for 2012, all because of OFWs. Sa sono mismo ni President Aquino, never did he mention, if you take a look at the transcript of the sono again. So, wala. And yet, he spoke about universal medical health care, but he did not say, where are we going to get the peso? And that's what they are saying. It will come from OFW. Let's wrap up, please. So, that's it. Thank you very much. All right. I think before we end, there's this window of opportunity on both sides. No? 1 year, they can fast track their benefits and somehow be siguro also more sensitive to, you know, the sentiments of the sector. Yung sector naman can look for allies in Congress and in the Senate for possible reforms, no? And we can meet in between, no? Hindi man kailangan adversarial tayo eh. We need to look for constructive solutions to these problems, no? So, once again, we thank our guests from PhilHealth for taking the time.
sana po hindi ito yung huli. Ay, itong room po na ito ay ilan lang